Marami ang nag-aabang sa ikalawang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito inaasahang babanggitin ang mga isyu na kinakaharap ng ating bayan at ang mga programang nasimulan ng kanyang administrasyon. At para mas maunawaan natin ang importansya ng SONA, magkakasama natin ngayon live sa studio si Professor Mark Anthony Baliton, isang political analyst. Masantos siya kabuasan, Prof, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yes, magandang umaga, CJ, at saka sa lahat ng nanonood ng ating programa, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, pag-usapan natin ang SONA, ang pinaka-inaabangan ng sambayan ng Pilipino ngayong araw. Pero nung unang SONA, ang binigyang diin ng Pangulo ay resolbahin yung issue sa inflation rate, yung pagtaas ng presyo ng basic commodities. Natugunan ba ito sa isang taon na panunungkulan ni PBBM? Alam mo yung remedyo na ginawa. Tinamaan siya ng presyo ng mataas na bigas, asukal, krudo. Medyo short-term solutions yung mga nangyari. But we are looking for a medium-term and long-term solution sa mga problemang ito because the way na sinolve nila itong problemang ito was through the importation of rice, importation of other commodities. But this is not the solution na hinahanap natin. Ang hinahanap natin dito yung konkretong programa ng gobyerno para ma-address ito on a long-term basis, hindi yung short-term lamang, CJ. Okay, nabanggit mo yung long-term solution. Ano ang dapat gawin ng administrasyon upang makamit itong binabanggit yung long-term solution? Well, alam mo, no, CJ, pag nagle-lecture tayo sa classroom, sinasabi natin, pinapaalala natin sa mga estudyante na ang Pilipinas is an agricultural country. So we would rather focus on agriculture rather than focusing on the Philippines as an industrial state. So ibig sabihin nito, kung ating pag-iibayuhin ang mga programa sa agrikultura, magiging self-sustaining tayo in the next few years. And this will be a good start para magkaroon tayo ng at least long-term solution sa mga problema natin, especially on the basic commodities such as food na ating pinoproblema ngayon. Okay. Alam natin, Prof, na si PBBM ay hindi lang siya Pangulo, kundi siya rin ang kalihim ng Department of Agriculture. Meron siyang programa na tinatawag na kadiwa. Sa tingin niyo po, epektibo ang proyektong ito ng gobyerno? Yan nga, CJ, yung tinatawag natin na short-term solution. Kasi itong kadiwa did not cascade sa mga grassroots natin. Nung panahon ng kanyang ama, nag-establish yung kanyang ama, nung panahon ni Presidente Marcos Sr., ano, ng mga kadiwa centers in key centers around the Philippines. Pero dito nakita natin na very, very minimal yung mga kadiwa centers na na-establish. So it did not really address yung mga prices ng commodities. Very temporary yung naging relief ng mga tao sa mga high prices ng commodities natin. Ano ang dapat gawin ng PBBM administration? Well, nakita niyang effective yan. So pag-ibayuhin niya dapat yung pag-establish ng mga kadiwa centers sa grassroots natin. Okay? Ibig sabihin sa grassroots natin, pumunta tayo sa mga lugar na talagang mahihirap para maibsan natin or maibsan niya ang problema sa mga matataas na presyo ng ating basic commodities. Let's not concentrate on the urban areas but we go to the rural areas para maramdaman natin yung effectiveness or effectivity ng ating kadiwa solution, the kadiwa centers as a solution to our high prices of commodities. Okay, sir, dumako tayo sa issue ng territorial dispute, yung national security. Paano ito re-resolbahin ng PBBM administration? Napakagandang tanong, CJ. Ano? President Bongbong Marcos redefined our foreign policy at nire-establish niyang ating relationship sa Amerika. So in this manner, we are sending a very strong message that the president wants really to protect the territorial integrity ng Pilipinas. Kasi dito, sa pagbalik natin sa ating international relations with the United States, we're showing the world that we want the decision of the International Tribunal to be reinforced at maprotektahan natin ang ating mangingisda. Hindi lang ating mangingisda, kundi pati yung territorial integrity at military integrity ng bansang Pilipinas. Okay, panghuli, sir, bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang gusto mong marinig sa SONA ng Pangulo mamayang hapon? Well, tatlo, no? Unang-una nga, nabanggit na natin yung sa agrikultura. Ano ba yung long-term solutions dyan?
Pangalawa, dun sa issue ng transportasyon at malapit na yung deadline sa modernization ng transportation. At pangatlo, ang pinaka-importante siguro na hinihiling ng mga mamamayan ay yung problema natin on criminality. Kasi parang namamayagpag na naman ang mga criminal syndicates sa ating lipunan. We want a concrete response from the President in as far as criminality is concerned. Alright, maraming salamat Prof. Mark Anthony Baliton. And ingat po lagi, maraming salamat po sa pagpapanlang ng aming panayam sa inyo. Yes, maraming salamat din na CJ, tsaka maraming salamat din sa inyong lahat na nanonood ng ating programa.